Magandang araw mga kakomentaryo. So ating pag-uusapan itong Senate Resolution na iminungkahi ni Senator Risa Hontiveros na kung saan ay nakasaad doon sa kanyang Senate Resolution na ito raw Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ni Pastor Kibuloy ay meron pong mga immoral acts na kanyang paiimbestigahan sapagkat meron di umano na mga reported cases batay na rin sa kanyang mga ipinresenta na mga witnesses na kung saan ay mayroon itong mga kasong large scale human trafficking, rape, sexual abuse and violence, child abuse at di umano'y paglabag no sa ating batas. So ayon sa kay Senator Risa Hontiveros, itong KJC o Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Kibuloy ay mayroong nahahati ito sa dalawang tinatawag nila na the inner circle at saka innermost circle na kung tawagin nila ay pastorals. Ito ay isang prestigious position di umano at dahil dyan ay mayroong katungkulan yung mga membro sa ganyang circle no, gaya nung sa inner of the inner circle sila yung mga naka-assign sa di umano'y paglalaba, paglilinis sa bahay at nagbibigay ng serbisyong pagmamasahe at sexual na serbisyo na di umano ay kinasasangkutan din ng mga minor de edad nung sila ay tinanggap no sa ganyang circle, sila ay mga minor de edad pa. Kaya nga pinaiimbestigahan ni Senator Risa itong child abuse, human trafficking at saka yung kasong rape. Yung iba namang mga minor de edad di umano ay pinipilit sila na magpapalimos at saka humihingi ng pera sa mga strangers na kapag hindi raw sila makaabot sa kuta, sila ay may kaukulang parusa. So kung sakaling totoo man yung mga alegasyon ni Senator Risa Hontiveros, bakit hindi niya ipa-file ito sa ating regular courts no? Kung meron naman siyang mabigat na ebidensya, bakit ipapadaan pa sa Senate hearing? So yun ang ating komentaryo diyan dahil sa kung hindi naman talaga alanganin yung kaninang ebidensya kasi magkakaroon ng mga fishing expedition diyan sa Senate eh. So mag-i-invite sila ng ilang mga witnesses na maaari nilang gamitin para mag-testify di umano laban no, sa kanilang maaari nilang pailan ng ganyang kaso. So ayon din nga sa isang interview ng legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ ay dapat na ipakita daw nila kung ano yung kanilang mga ebidensya at ipa-file nila ito sa tamang hukuman o sa ating mga regular courts no, para malaman kung talagang mayroon ngang batayan yung kanilang mga allegation na yan. So yan ay para fair naman doon sa Kingdom of Jesus Christ.
napag-alaman natin na yung mga kaso na yan ay unang ipinail doon sa US dahil sa mga nagsilabas na mga biktima umano ng panggigipit, ng pag-aabuso dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. So, balit ay alamin natin ang mga susunod pang mga pangyayari ukol sa bahaging yan para magkaroon naman tayo ng maayos at tamang paghimay ng mga ebidensya, no, na maaaring isubmit ng magkabilang panig. So tayo ay mag-aabang lang, guys, kung ano talaga ang mangyayari, no, sa kasong yan, sapagkat inaabangan din yan ng marami kung meron ba talagang mangyayaring paghahabla at meron ba talagang mapaparusahan dahil sa ang involved dyan ay mga kilalang tao, mayroong mga kapit sa lipunan. So aabangan na lang natin, no, ang anumang maaari pang maging pangyayari. Maraming salamat po sa inyong paglaan ng panahon sa ating pinag-uusapan ngayon, ang paghain ng Senate Resolution 884 ni Senator Risa Hontiveros laban di umano sa Kingdom of Jesus Christ na pinangungunahan ni Pastor Kibuloy. Maraming salamat po. Pakinggan po natin ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Nagpapatunay na marami siyang naranasang pang-aabuso dahil kay Kibuloy at sa mga utos ni Kibuloy sa grupo. Pinatotohanan rin niya sa amin na menor de edad pa lang siya, sapilitan siyang namamalimos at pinagtitinda para makaambag sa grupo. Minsan, pinagkukunwari pa silang pipi o bingi. Pero ang totoo, sa Kingdom of Jesus Christ napupunta ang benta nila. Hello po, magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. I am Arlene Stone. I am here in Minnesota, USA. Isa po ako sa mga pastoral ni Pastor Apollo C. Kibuloy noong ako po ay nandoon kasama nila. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral. Merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto Coliseum dyan sa Cubao noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kami iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan po po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinagpatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kami magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay trinafik sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakota at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers
at kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas ng babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inaboso. It's not just for me, but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no? Na mga inaboso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inaboso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik. Ipapakita ko po ngayon ay isang screenshot mula sa mga group chat kung saan kasama ang mga miyembro ng KOJC. Sabi po ng informant namin, dito sa screenshot, encouraged ang guitar, tambourine o ukulele sa kanilang pamamalimos. Hindi din daw basta-basta nakakalabas ng WH o worker house ang tirahan ng mga nagsosolicit o nagaharana. May penalty din na sinasabi kapag may violations. Ngayon, taon lang po ang screenshot na ito. So this is still happening. This is human trafficking. Marami na ring biktima ang hanggang ngayon ay naglalakas loob na makipag-ugnayan sa amin para magsiwalat ng pagyurak ni Kibuloy ng kanilang dignidad upang maghanap ng hustisya. But this is not easy for many victim survivors. Marami sa kanila balot pa rin sa takot na ihaharas sila, na gugulpihin sila, na papatayin sila. These are very real fears that they are living with. But I hope that through the filed resolution,